Magandang araw mga katoto, mga ka-DIY. Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito. At ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa exhaust pan na ayaw nang gumana. At maayos pa kaya kung motor ang problema na siyang mahirap hanapan ng pabalit. Sabi nga po ng iba ay disposable na ito kung masira. Subalit sa episode na ito ay pipilitin natin gawa ng paraan na maibalik sa dati at magamit pa ang nasirang exhaust pan. Alright, ito po ang ating exhaust pan. I-turn on natin siya para ma-check up. Ayaw umikot, kaya po pinihit muna natin clockwise. Now, pigilan po natin. Tumigil. Now, ikutin po natin pa counterclockwise. Umikot din. Kapag ganito po ay may problema ang motor. Alin po kaya ang nasira? Now, i-double check po natin ang kanyang mga wires. Connect natin ng common. And then, set natin ang ating digital multimeter sa 2K ohms. Tingnan po natin kung may reading po siya. Unahin natin itong red wire connection. Ito po yung sa speed. Uy. May reading. Good po siya. Next, itong yellow. Starting capacitor connection po ito. Ayan. Diba? Walang reading. Sira nga ang ating motor. Kompirmado po. May sira ang motor natin. Okay. Kahit gawin natin pong red wire reference, tingnan po natin kung papalo kahit kaunti. Wala pa rin. So, no good po siya talaga. So, sira po ang linya ng ating starting capacitor. Alright, nakabili po ako ng pamalit na fan motor. Kinuha ko po ang pinakamalapit ng sukat dito po sa ating black na original. Ito po siya, ang kulay niya ay trivalent yellow. Ibig pong sabihin, zinc-plated po siya. May 5 wires po siya, pwede sa box or exhaust fan. Subukan po natin itong i-convert sa 3 wires mamaya. Alright, pakita ko po yung kanilang mga sukat. Small sleeve span ang original at replacement ay pareho sila na 10.5 cm. At ang big sleeve span ng original at replacement ay 9.4 cm pareho. Samantalang pareho din sila ng motor cover thickness na 5.7 cm. Yan po ang masasabi nating mga critical na measurements ng ating motor. Napaka-importante po niyan kung tayong bibili replacement. Ang diameter ng original at replacement ay 8.3 at 8.1 cm respectively. Ang mga butas naman ng small at big wing span ay pareho lamang po ng mga posisyon. Kung walang problema po tayo sa pagtuturnilyo. At ang silak location ng original at replacement ay 0.6 at 0.9 cm respectively. At ang front shaft height ng original at replacement ay 2.9 at 3.1 cm respectively. Okay po. Okay, narito po ang 5 wires ng ating motor. At nakuha na po natin ang mga designation ng mga wires. Nasa description box po sa baba ang link kung paano po ito natin nakuha. Hindi na po naisama dito sa ating video dahil may kaabahan po siya. Alright, i-double check po natin. Ating common ay ang black. Ang yellow ang ating capacitor. Konektado po siya, gumagana ang linya. Ang blue ang number 1. Okay, ang red ang number 3. Baba. At ang white ang number 2. Okay pa. Therefore, itong common ay partner natin dito sa red since ikakabit natin ito sa exhaust pan. Isang speed lang ang kailangan po natin. Of course, dun tayo sa mas malakas sumigop ng hangin at lumalabas sa ating punogi sukat na ito pong red o ang number 3 ang malakas dahil siya po ang pinakamababa ang resistance. Mataas po ang power kung gano'n. Alright, ito po ang kanyang magiging connection.
Base po sa gagawin natin 3 wires na exhaust fan. Sa block na common po nakakonekta ang isang linya ng ating pong capacitor. At line 2 ang plug sa common din po nakakonekta. Yung isang linya po ng capacitor sa yellow. At ang speed po na number 1 and 2 disconnected po siya dahil number 3 po ang ating gagamitin. Ito ang number 3 konektado sa line 1 papunta po sa plug. At ito ang plug konektado ang line 1 and 2. Diyan po nakakonekta ang 1 and 2. Tingnan natin ang motor specification. Ang capacitor niya ay 1.5 microfarad. Ang power niya ay 13 watts lang. I-actualin po natin siya dahil pababa eh. O yan po naging connection at alright. Pating po testingin siya. Ayan. Ganda ng ikot. Okay. Ayan. Na-install na po natin sa housing at wala naman pong naging problema. Eksakto ang mga butas. Reminder po, magkakaiba ang mga housing ng bawat brand. Alright. Kuhanin po natin ang actual na power niya. Kanina po, 13 watts lang nakalagay. Nasa 50 plus po siya. Yan po ang kanyang actual wattage. Walang sabit ang kanyang fan at cover. Testing natin ang exhaust niya kung gaano kalakas. Okay, malakas. Yan, lakas po ang kanyang exhaust. Oops! So, may pag-asa pa po ang ating mga exhaust fan at kung masisira ay may panglitmawan po tayong mga motor. Ano po? Hindi po disposable ang ating po mga motor na exhaust fan. Sayang naman po kung tatapon nyo kagad dito. May kamahalan din po ito para mga electric fan din po. Ano po? At dyan po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. At kung inyo pong naibigan, ay paki-like na lang po. At paki-damay na din po ang subscribe button bilang support po sa ating channel. At paki-hit na din po ang notification bell para po maging updated po kayo sa susunod ko pa po mga videos. Ano po. Hanggang sa muli, bye-bye and God bless us all. Ingat po palagi. Paalam!